Hello Chess Buddies, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at ngayon po ay magpapakita tayong laban, isang magandang laban ito sa pagitan ni Efim Korchmar at ni Rashid Neshmetdinov. Ito po ay nangyari noong 1931. Ang maglalaro dito ng white ay si Korchmar at si Rashid Neshmetdinov ang maglalaro ng black pieces. Tumira dito ng d4 si Korchmar at tumira naman si Neshmetdinov ng d5. Knight goes to f3 at tumira din ng knight goes to f6 si Neshmetdinov. Bishop goes to g5. Ito po yung tinatawag na Trompowski attack. e6 by Neshmetdinov at tumira dito ng e3 si Korchmar. Bishop goes to e7 preparing to castle. Bishop goes to d3. At dito ay nagcastling na nga si Neshmetdinov. Knight goes to d2 at tumira ng c5 si Neshmetdinov. Sinuportahan lang to ni Korchmar by moving c3 at patuloy din naman sa pagsuporta sa kanyang pawn si Neshmetdinov. Sinulong lang niya yung kanyang pawn sa b6. Knight goes to e5. At dito ay tumira ng bishop goes to b7 si Neshmetdinov. f4 supporting the knight. At naghamuna ng knight to knight si Neshmetdinov. Knight goes to d7. At hindi tinanggap yung hamon. Tumira lamang ng queen si Korchmar papunta sa f3. So dito ay tinagpas na ni Neshmetdinov yung knight. Knight takes e5. F takes e5 at tumira ang knight sa e4. So dito ay kinain muna ni Korchmar yung bishop do sa e7. Bishop takes e7. Queen takes e7. At dito nagcastling sa queen side si Korchmar. F5 by Neshmetdinov. At tumira na ng rook goes to F1 si Korchmar para suportahan na yung kanyang atake sa kingside ni Neshmetdinov. Pero dito sa pagkakataong ito ay pinag-iisipan ng maigi ni Neshmetdinov paano ang kanyang gagawing atake at sakripisyo. Kaya dito tumira muna siya ng rook goes to c8. So itinapat na niya yung kanyang rook sa king ni Korchmar. At dito ay hindi naman itinago ni Korchmar yung kanyang king kahit nakita niya na tinatapatan na ng rook. Bagkus ang tinira lang niya ay ang kanyang rook sa g1 para tumapat din do sa king ni Neshmetdinov. C takes d4. So dito ay uti-uti na binibigyan daan ni Neshmetdinov yung kanyang rook para maka-atake sa king dahil hindi naman nagtago yung king. So, c takes d4. So, ang pangkakain dyan ay yung e takes d4. At sa pagkatong ito ay makikita po natin na kapag ka yung pawn dito sa c3 ay mawala, magkakaroon na ng ganap na daan yung kanyang rook para maatake yung king. Kaya dito, ang naisipang tira nitong si Neshmetdinov ay talagang kagulagulantang knight takes c3. So, kinain lang yung pawn. Okay? So, dahil nakainan ka na yan, kahit na nagdadalawang isip ka nakainin yan, mapipilitan ka na dahil bukas na rin lang yung iyong king sa iyong king, edi kainin mo na yan at baka makatakas ka pa naman. So, kaya ginawa dito ni Korchmar ay kinain nga yung knight. b takes c3. So, dito, ito na ang umpisa ng wakas ni Korchmar. Tumira na ng rook goes to c3 with a check. So saan pupunta to? So iwas si Korchmar dito, nagpunta siya doon sa b1. So imbis na magtago siya dito sa papunta sa d, doon pa siya pumunta sa b na lalong nagpalapit sa kanya para sa disgrasya. Okay, so dito ang tinira naman ni Neshmetdinov ay Queen goes to a3.
Okay, so ngayon nakapin yung bishop, hindi makakaalis yan para suportahan yung kanyang pawn sa A2 dahil makakain yung queen. Okay, so dito ang tinira ni Korchmar ay knight goes to B3 para mabarahan yung mabarahan yung pagkakaugnay ng queen at saka ng rook. So dito isang magandang tira na naman ang naisipan ni Nechmeddinov at ang tinira niya dito ay bishop goes to A6. So hindi pa rin makakaalis yung bishop dahil nga makakain yung queen. Kaya dito ang ginawa ni Korchmar, suportahan lang natin yung bishop. So ginawa niya, tumira siya ng rook goes to D1. At dito ay dahil untouchable yung bishop ni Nechmeddinov, tinira niya ang kanyang bishop goes to C4. So nakatreaten ito, nakakainin ni Nechmeddinov yung knight at hindi makakagante ng kain itong si Korchmar dahil mapapabilis ang kanyang pagkamati dyan. Okay, so dito ang ginawa ni Korchmar para madepensahan yung pawn do sa A2 ay tinira niya ang kanyang knight sa C1 para masuportahan yung pawn. Pero dito realizing na ang susuporta lamang dito sa A2 para hindi ma-checkmate ay itong knight. Kaya ang ginawa dito, sinimplihan na lamang ni Nechmeddinov, kinain niya yung sumusuportang yon, rook takes C1 with a check. So no choice ka dyan, kakainin mo yan, kinain ng rook. At dito, pagkatapos nito, namakain na yung rook na yan, wala ka ng depensa para maprotektahan ang iyong pagka-checkmate. At ang tinirang kasunod dito ay queen takes A2 checkmate. Okay, so inabot lamang po ito ng 22 moves at makita po ninyo dito yung brilliancy nitong si Nechmeddinov. Okay, so I hope mayroon po kayo natutunan dito sa game na ito ni Nechmeddinov. At anong malay ninyo, baka sakali dumating din ang panahon na magaya nyo itong moves na ito ni Nechmeddinov. Yun lang po at magandang araw sa inyong lahat.